araw mga kalakbay. Welcome po sa isa na namang bagong adventure ng Lakbay Kainan TV. Ngayong araw po ang schedule ko ng aking anti-COVID vaccine. Kaya samahan niyo ako at tingnan natin kung ano yung style ng pagturok ng injection dito sa Italia. 2,000 years later. Mga kalakbay, magandang hapon sa inyong muli. Andito ako ngayon, magpapaturok po ako ng bakuna para sa COVID. Pfizer po ang gagamitin para sa akin. So, ang dabayanan lang po ninyo. Nakarecord lang po yung pagturok sa akin ng bakuna para malaman din yun dyan sa mga kababayan natin na natatakot magpa-inject. Okay naman po yung bakuna. A few moments later. Facciamo così, signora. Bene, facciamo di qua. Morbido col braccio. Sì. Si vede la mano? Tapos na mga kalakbay. Ganun lang siya kadali. Grazie signorina. Ti figuri, andai. Allora devo rimanere qua. Deve aspettare 15 minuti 15 in quell'altra sala lì. Okay. Grazie. A few moments later. Ito na nga mga kalakbay, mag-aantay tayo ngayon dito ng 15 minutes. Kasi yun po yung patakaran. Kailangan mag-antay ka ng 15 minutes after mong mabakunahan para ma-observe po kung merong epekto sa'yo yung bakuna. 2,000 years later. Yun mga kalakbay, magandang araw sa inyong lahat. Bale, ngayon po yung first day ko after po ng vaccination ng anti-COVID virus vaccine, no? So far, so good naman. Wala naman akong naramdamang ibang epekto maliban dito sa medyo natural lang na sakit doon sa pinagturukan ng karayom dahil siyempre may sugat 'yon. Babalitaan ko ulit kayo mga kalakbay bukas para at least kasi gusto kong ipakita sa ilan nating mga kaibigan na wala pong masamang epekto ang bakuna ng para sa COVID, no? So wala po tayong dapat ikatakot. Pabalitaan ko kayo bukas mga kalakbay kung ano yung nararamdaman ko after ng second day pagkatapos kong mabakunahan. Abangan po ninyo ako bukas. Kita-kita tayo mga kalakbay. Day 2. Yan mga kalakbay, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Bali ngayong araw po ay second day na after po nung makareceive ako ng vaccine para sa COVID. So more than 24 hours na po ang nakakalipas at yun yung period na kung saan pwede mong masabi na meron kang nararamdamang adverse effect sa bakuna. So, yun po. Masasabi ko na wala naman. Hindi po ako nakaranas kahit na lagnat, na natural pong mararamdaman ninyo pag kayo'y nagpabakuna, no? Kahit na yung anti-flu po, makakaramdam kayo ng ganun. So far, wala naman po. Wala akong naramdamang ganun. So masasabi ko na effective yung bakuna na natanggap ko. Ang mga bakuna kasi pare-pareho lang yan mga kalakbay, no? Hindi yan porque Sinovac, CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, pare-pareho po yan. Same lang yung target niyan, yung malabanan natin yung COVID. So ito lang mga pointers ko mga kalakbay dahil ngayong
panahon ng pandemic, no? Bali, meron lang tayong tatlong choices. Tatlong pagpipilian o tatlong pipilahan, sabi nga. Una, gusto mong pumila sa ospital dahil nagkaroon ka ng COVID, choice mo yon. Pangalawa po, pwede kayong pumila sa bakunahan para magpabakuna para sa kaligtasan mo at kaligtasan na rin ng iyong pamilya, ng mga mahal mo sa buhay. Or pangatlo, pwede kayong pumila sa krematorium. Yun po yung tatlong pagpipilian natin ngayong panahon ng pandemic po, mga kalakbay. So, sabi nga, pumili ka ng good choice para sa iyo, para sa pamilya mo. Ngayon po, habang nag-iisip kayo kung saan kayo doon sa tatlong pilahan pipili, no? Yung mga data, i-research niyo din. Kasi as of now po, yung fatalities po ng COVID nasa 5 to 7% yata ng mga nagkaroon ng COVID namatay. So medyo mataas-taas po 'yun. Kung hindi man mga 4%, pero mataas pa rin po 'yun kasi milyon na po yung nagkakasakit ng COVID. Pero yung mga nabakunahan, yung fatalities noon almost non-existent po. Bakit almost non-existent? Kasi meron kayong nababalitaan na matay, na injection na ng... Kasi po yun, hindi sila confirmed na kung baga yung bakuna ba talaga yung naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Hanggang ngayon kasi iniimbestigahan pa yon. Kasi meron silang mga pre-existing conditions na masasabi natin kahit na hindi sila nabakunahan, pwede po silang mamatay talaga. Halimbawa, meron silang sakit sa puso, merong high blood, merong cancer, ganun po yung mga dahilan. Hindi talaga sila dahil namatay dahil sa bakuna. So iniimbestigahan pa yon. Kung merong mga namatay na ganun mga kalakbay, basta ang masasabi ko lang, 99.999999% ng mga nakatanggap ng COVID vaccine ay safe. Ligtas po sila at walang anumang nangyari sa kanila. So, pili ka kung saan ka pipila mga kalakbay doon sa tatlong pagpipilian mo. Dahil ngayong panahon ng pandemic, kailangan natin lumabas, kailangan natin magtrabaho. Anong pagpipilian mo? Nakikisalamuha ka sa labas, hindi mo alam yung mga nakakasama mo kung infected sila ng virus or safe ba sila. So may chance na pag uwi mo sa pamilya mo, daladala mo na yung virus po. At saka yung mga nagpapakalat ng mga nababasa nila sa internet, no? Hindi pa natin sure yun kung totoo bang sila nga yung mga nagsabi ng mga sinasabi nila against sa pagbabakuna. Sila ba talaga yung nagsabi nun? O ginamit lang yung pangalan nila? Kaya be aware po na kalat na kalat yung ano, yung mga fake news. Huwag tayong basta-basta maniniwala. So katawan mo yan, pamilya mo yan, ikaw ang pumili, kalakbay, kung ano yung makakabuti para sa iyo at para sa pamilya mo. Yan, dito ko na po tatapusin ang pag-observe ko doon sa effect ng bakuna sa akin. Pero ipopost ko yung video na to after 1 week to make sure po na safe talaga yung bakuna. Okay? Abangan po ninyo ang video na to, mga kalakbay. Maraming salamat po sa muli ninyong pag-antabay at pagsama sa akin sa isa na namang bagong adventure ng aking buhay. Hanggang sa susunod pa nating mga adventure, ito po ang inyong Lakbay Kainan TV.